At ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon ay Sabado, sa ikalimang linggo ng ating 40 na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay ng Panginoon. Kaysa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, lalo tigit si Monsignor Boy Oriondo at si Father Tom Villafranca. Kayin din ang lahat ng mga dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Natatanging panalangin para sa intensyon ng mga taga-parokya ni San Gabriel Arcangel mula sa San Gabriel La Union. Aminin muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bagamat lagi mong ginaganap ang pagliligtas sa lahat, subalit ngay higit mo itong kinukusang aming ikagalak. Tunghayan mo kaming iyong mga hinirang upang ang iyong pagtulong at paglingap na maaasahan ay siyang magpatatag sa mga kaanib ng iyong sambayanan at sa mga magiging kaanib sa pagsapit ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang ipinasasabi ng Panginoon. Titipunin ko ang mga Israelita mula sa mga dakong kinatapunan nila upang ibalik sila sa sarili nilang bayan.
Sila'y pag-iisahin ko na lamang. Isa lamang ang magiging hari nila. Hindi na sila mahahati. Sila'y gagawin kong isa na lamang kaharian. Hindi na sila sasamba sa Diyos-Diyosan, ni gagawa ng kasuklam-suklam na mga bagay o anumang paglabag. Hindi na sila tatalikod sa akin. Lilinisin ko sila. Sila ang magiging bayan ko at ako ang magiging Diyos nila. Isang tulad ng lingkod kong si David ang magiging hari nila. Susundin na nilang mabuti ang aking mga utos at tuntunin. Sila'y doon na maninirahan sa lupaing tinitirhan ng kanilang mga ninuno, sa lupang inibigay ko kay Jacob. Sila at ang kanilang mga anak at magiging anak ng mga anak ay doon mananatili habang panahon. Isang haring tulad ni David na aking lingkod ang magiging pinuno nila magpakailanman. Gagawa ako ng isang tipan sa kanila, at ito ay tipan ng kapayapaan at mamamalagi magpakailanman. Pagpapalain ko sila at pararamihin. Itatayo ko sa kalagitnaan nila ang aking templo. Ako'y mananatiling kasama nila magpakailanman. Ako ang magiging Diyos nila. Sila ay magiging bayan ko. At kung mananatili sa kalagitnaan nila ang aking templo, malalaman ng lahat ng bansa na akong Panginoon ang humirang sa Israel upang maging akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Mga bansa, pakinggan ninyo ang sabi ng Poon at ipahayag ninyo sa malalayong lupain. Pinapangalat ko ang mga anak na Israel, ngunit sila'y muli kong titipunin at aalagaan gaya ng pagbabantay ng isang pastol sa kanyang mga tupa. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Sapagkat tinubos ng Poon si Jacob at pinalaya sa kapangyarihan ng kaaway na lubhang makapangyarihan at malakas, aakyat silang nagsisigawan sa tuwa patungo sa bundok ng Sion, tigib ng kaligayahan dahil sa mga pagpapala ng Poon. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Kung magkagayon, sasayaw sa katuwaan ang mga dalaga, makikigalak pari mga binata at matatanda. Ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa. Papalitan ko ng kagalakan ang kanilang kalungkutan. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Ang lahat po ay magsitayo. Sinabi ng buong mahal, kasamahan ay layuan, kasalan ay pagsisihan. Kayo ay magbagong buhay, magbaliktad na tunay. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga Hudiyong dumalaw kay Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus at nanalig sa Kanya. Ngunit ang ilan sa kanila ay pumunta sa mga Pariseyo at ibinalita ang ginawa ni Jesus. Kaya't tinipon ng mga punong saserdote at ng mga Pariseyo ang mga kagawad ng Sanhedrin. Ano ang gagawin natin? Wika nila. Gumagawa ng maraming kababalaghan ang taong ito. Kung siya'y pababayaan natin,
mananampalataya sa kanya ang lahat. Paririto ang mga Romano at wawasakin ang templo at ang ating bansa. Ngunit isa sa kanila, si Caiaphas, ang pinakapunong saserdote noon ay nagsabi ng ganito, "Ano ba kayo? Hindi ba ninyo naiisip na mas mabuti para sa atin na isang tao lamang ang mamatay alang-alang sa bayan sa halip na mapahamak ang buong bansa?" Sinabi niya ito hindi sa ganang kanyang sarili lamang. Bilang pinakapunong saserdote ng panahong iyon, hinulaan niyang mamamatay si Jesus dahil sa bansa. At hindi dahil sa bansang iyon lamang, kundi upang tipunin ang nagkawatak-watak ng mga anak ng Diyos. Mula noon, binalangkas na nila kung paano ipapapatay si Jesus, kaya't hindi na siya hayagang naglakad sa Judea. Sa halip, siya'y nagpunta sa Ephraim, isang bayang malapit sa ilang, at doon siya nanirahang kasama ang kanyang mga alagad. Nalalapit na ang pista ng Paskwa. Maraming tagalalawigang pumunta sa Jerusalem bago magpaskwa upang isagawa ang paglilinis ayon sa kautusan. Hindi nila nakita si Jesus sa templo, kaya't nagtanungan sila, "Ano sa akala ninyo? Paririto kaya sa pista o hindi?" Ipinag-utos ng mga punong saserdote at ng mga pareseyo na ituro ng sinumang nakaaalam kung nasaan si Jesus upang siya'y maipadakip nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming at ang mga kasama natin ngayon sa pamamagitan ng radyo dito sa Batangas at mga Karatig lalawigan. Ano pong pakiramdam ninyo kapag ka may mas magaling kaysa sa inyo? Anong pakiramdam ninyo pagka may bagong rep ang inyong kapitbahay? Anong pakiramdam ninyo pagka may bagong tarpulin ang inyong kaharap na bahay, bagong graduate ang kanyang anak? Anong pakiramdam ninyo kapagka mas maganda ang suot na sandalyas ng inyong katabi ngayon? Sa mabuting balita, ang mga Pariseo, ang sabi nila, "Anong gagawin natin? Gumagawa ng himala ang taong ito." Natatakot sila dahil may mas magaling kaysa sa kanila. Natatakot sila dahil mas makapangyarihan si Jesus. Tayo po, iniisip ba ninyong mas magaling ako kaysa sa inyo? Sinuhong may sabi noon? Iniisip ba ninyong mas magagaling ang mga naririto sa altar na naglilingkod kaysa sa inyong sumisimba? Sinong nagsabing ganoon? Anong pakiramdam mo kapag mas magaling ang ibang tao? Sapagkat mga minamahal, kung tayo'y laging mamumuhay upang higitan ang mayroon ng ating kapitbahay, mapapagod ho kayo. Gusto ninyong mas magaling kayo kaysa doon sa engineer, ay hindi nga kayo nakatapos. Ay bakit kayo magmimithin ng mas marami? Pero bagamat ganoon, ang biyaya ng Diyos, parehas. Nakatapos ka't hindi, pero yung sumikat ang araw kanina, may pinag-aralan ka't wala, buhay tayo ngayon. Mayaman ka't mahirap,
Tingnan ninyo't naririto tayo lahat ngayon. Kaya kung tayo'y mabubuhay sa inggit, sa takot, sa insecurities, mas matalino siya, mas maganda siya. E di kayo habang buhay na nakatingin lamang sa kanila? Sa palagay ninyo'y mapupunta kayo sa langit dahil mas matalino kayo kaysa sa iba? Sa palagay ninyo'y makakapasok kayo sa langit dahil mas matangos ang ilong ninyo kaysa sa akin? Hindi iyon ang batayan, mga minamahal. Kung laging ang sarili lamang ang titingnan at kung anong ating kawalan at kakulangan, mananawa kayo sa buhay. Mapapagod kayo bilang mga magulang kapag ka ang lagi niyong tingnan anong kulang kong ginawa sa aking mga anak. Mapapagod ka bilang asawa kapag ka tinitingnan mo anong mas mahigit kaysa mga ibang babae kaysa sa akin. Ang dapat pong tingnan, anong mayroon ka? Ang dapat ipagpasalamat, anong natatanggap mo? Dahil ang Diyos, hindi niya tinitingnan kung sino ka at kung ano ka. Iisa ang basihan ng Diyos. Yung kahit ikay walang wala o kahit ikay meron, kung ikaw ay nagmamahal. Yun lamang. Sabi ng Aral Batanggenyo, number 326, ang aming lokal na katisismo dito sa Batangas, kasakiman ang labis na pagpapahalaga sa sarili. Kapag laging ako, kapag laging akin, kapag laging sa akin, mabubulag ka at hindi mo na makikita ang ginagawang maganda ng ibang tao. Hindi mo na mapapansin ang biyaya ng Diyos para sa iyo. Dahil lagi kang nakatingin sa iyong sarili lamang. Ay biruin ninyo, nagkita na kayo ng mata na papasok sa inyo? Hindi ka samang tingnan? Ay kaya nga yung mata ay palabas, yan ay laging sa iba nakatingin. Huwag laging sa sarili nakatingin. Kung kayo nasa isang entablado, at ang lahat ng ilaw ay nakatutok sa inyo, wala kayong nakikita. Ganoon din tayo. Kung uubusin mo ang iyong enerhiya, ang iyong lakas, ang lahat ng meron ka, sa pagtingin sa iyo, at sa kung anong wala ka para makuha iyon, hindi mo na mapapansin ang maliliit na tulong na mula sa ibang tao. Hindi mo na makikita ang kabutihang ginagawa sa iyo ng Diyos. Kaya anong hamon sa atin? Lalo ngayong papasok tayo sa mga mahal na araw. Bukas ay Linggo ng Palaspas. Anong hamon sa atin ng Panginoon? Yung tingnan ang sarili sa paraan ng pagtingin ng Panginoon. Yung pagtingin na may pagmamahal. Huwag hanapin ang wala bagkus ay ipagpasalamat kung anong mayroon. At yun po ang hilingin natin kay Jesus sa banal na misang ito. Siya na ating tatanggapin mamaya sa banal na komunyon. Ibulong niyo po sa Kanya, Panginoon, bigyan mo po ako ng isang pusong tulad ng sa iyo. Yung nagiging masaya sa kung anong mayroon ako. Yung nagpapasalamat sa kung anong tinatanggap ko. Nang sa gayon, makita ko kahit ang maliliit na tulong at biyaya mula sa aking kapwa, mula sa iyong pagmamahal. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Pinapayatan na
lahat po ay magsitayo. Panalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong dinudulutan ng walang hanggang buhay. Sa pagpapahayag namin ng pagsampalataya sa iyong ngalan, sa pagdiriwang ng muling pagsilang noong kami binyagan, tanggapin mo ang aming mga alay at panalangin upang ang mga umaasang magiging kaanib ng sambayanan ay huwag masiphayo sa kanilang inaasam at ay tumanggap ng kanilang nilulunggating makamtan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa pagpapakasakit ng giliw mong anak, ang sangkatauhay minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat na pawang nais mong tubusin ng Mesiyas. Sa harap ng iyong kadakilaan, kapos ang dila naming magsaysay sa pag-ibig na makapangyarihang sa krus ay itinanghal. Sa krus ipinasyang patawarin ang mga tao, sa krus nagtagumpay ang ipinakong si Kristo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagpunod sa bulan. Sa pilay ay nagpalakad at nakirang ay sala. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid naming namatay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose, na kanyang kalilis-lisang esposo, kaysa ng apostol na lahat ng mga banal at na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpapuri at ikararangal mo sa mamagitan ng iyong anak ng aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangin. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patuwan nakakasala sa amin at huwag mong kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami. Aming kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan
ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Bawat pusong mahal sa
pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Isa sa gawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong mga handog. Lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa katawat dugo ng anak mo, ay maging hindi nawa naiiba sa kanya sa pagtataglay ng buhay mong sa amin ay kanyang pamana, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, monheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ay binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan.
puso ay nagsisisi, nagtitikang taintiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Tayo po muna ay magsiupo para sa mga patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, kayo po'y maging maingat. Hangad namin ang isang matagumpay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kailangan na po nating ipagawa ang bubong ng ating extension, kaya sa may magagandang loob na nananais maging kabahagi ng paggawaing ito, makipag-ugnayan kayo sa pamisahan o sa opisina para sa tulong at donasyon. Nagpapatuloy po ang ating araw-araw na pagpapakumpisal, Lunes hanggang Sabado, alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, at alas 3 hanggang alas 5 ng hapon sa ating Chapel of Reconciliation. Wala pong kumpisal ng Sabado ng hapon at araw ng Linggo. Ganun din sa susunod na linggo, ang atin pong kumpisal naman ay maghapon sa mga mahal na araw, Lunes Santo hanggang Biyernes Santo, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kaya po samantalahin ang mga ganitong pagkakataon. Bukas po ay simula ng ating mga mahal na araw sa pamamagitan ng pagbabasbas ng mga palaspas. Ang pagbabasbas po ng palaspas ay magsisimula sa misa ng alas 5 mamayang hapon. Kaya po sa inyo na may mga dalang palaspas ngayon, hindi po iyan babasbasan ngayon. At kahit po iyan mabasa ng banal na tubig ngayon, wala pa pong basbas ang palaspas na iyan, sapagkat may sadyang panalangin ng pagbabasbas para sa mga palaspas. Kaya huwag kayong maniniwala sa mga nagtitinda sa labas na may magbabasbas ng palaspas ngayon. Ano po? Ang simula ng basbas ng palaspas, alas 5 mamayang hapon, at sa lahat ng misa bukas, araw ng Linggo. Ang mga schedule po pala ng ating gawain ng mahal na araw ay nakapost sa ating Facebook, at may mga malalaki rin tayong tarpaulin sa paligid para kayo'y magabayan. Ganun din sa darating na May 25, birthday ni Padre Pio, tayo po'y magkakaroon ng car raffle program. Ito ay tulong natin para sa mga scholars ni Padre Pio. Sa halagang 500 pesos na mabibili sa ating pamisahan, sa opisina, sa main store at dito sa gilid mamaya pagkatapos ng misa kung nasaan ang ating grand prize, kayo po'y mananalo ng iba't ibang papremyo at makakatulong pa kayo sa mga scholars. Hindi nating pasalamatan ang lahat ng mga pilgrims ngayong araw na ito, lalo na ang grupo ni Father Crispin Reyes mula sa parokya ni San Gabriel Arcangel sa San Gabriel La Union. Maraming salamat po, Father, at naway maging mabunga ang inyong pagbisita kasama ng inyong pilgrim sa pambansang Dambana. Ang atin pong susunod na misa, alas 9 ng umaga. Ito po ay healing mass, may healing liturgy na may pagbabasbas ng banal na tubig. Mayroon din tayong mga available na mga rosas sa bandang likod. Ang sabi ni Padre Pio, mag-alay ng puti bilang pasasalamat at kulay pula bilang kahilingan. Ito po'y iaalay sa imahe ni Padre Pio pagkatapos ng banal na misa. Inaasahan po naming pananatilihin ninyo ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Muli po kayong magsitayo. Isasagawa po ang pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga pababasbasan, isipin ang mga taong nais niyong ipanalangin para po sa mga nasa kanilang tahanan. Ang panalangin ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Basbasan mo at ibuhos ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin. Ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub at mga miracle oil, gayon din ang mga bulaklak ng rosas na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito,
ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, para noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, para noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod sa Dambana at sa inyo pong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Taglay ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya.